Magandang hapon at syempre welcome sa ManilaMed Healthline. Ako po inyong makakasama, Hannah Liapitan. I'm sure madami sa ating lahat damang-dama na ang init ng panahon. Masasabi natin, summer na talaga. Kaya naman, I'm sure madami sa atin nagsisiuwian na sa probinsya para magbakasyon, mag-swimming o kaya naman magmuni-muni, especially ngayon darating na ang mahal na araw. At syempre, di mapagkakaila ang mga bata ang pinaka-excited sa lahat pagdating sa bakasyon. Kaya sa lahat ng mga magulang dyan, I'm sure di maiiwasan magsiswimming yung bata, kakain dito, walang pasok, diba? Kaya naman konting ingat at dagdagan pa natin ang pagtitingin sa kapakanan ng mga batang ito. Napag-uusapan na nga lang natin ang bata narito at pag-uusapan natin ang isang maganda at kapanapanabik na episode. Kung ano ito, let's all watch this video. Ayan, napanood niyo po at syempre kasama po natin upang lalo nating maintindihan ang patungkol sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder or ADHD. Let's all welcome isa sa developmental pediatricians ng ManilaMed, Dr. Victoria Ang Nolasco. Hi, Doc! And syempre, welcome po sa ManilaMed Healthline. Thank you, Hannah. Ayan, batiin niyo naman po ang ating mga viewers who's excited na rin po sila na malaman kung ano po ang ADHD. Hi, good afternoon. Welcome to ManilaMed Healthline. Sana po ito ay makatulong sa inyo whether or not you have a child with ADHD or you are working with a child with ADHD. I hope meron po kayong madala mula dito na makatulong po sa lahat. Ayan, ako maraming salamat, Doc. And to begin with, para malaman po natin, ma-enlighten po kami at mga viewers, ano po ba yung ADHD? Okay, yung ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder, so may dalawang bahagi ito. Una ay attention deficit, so meron silang mga sintomas na inattention, maya-maya, pwede po natin itong isa-isahin. Mm-hmm. And meron din po silang mga sintomas ng hyperactivity. So this is a childhood behavior disorder. So ito ay lumalabas before age 12 ang mga sintomas. At nakikita to sa behavior nila o sa pag-uugali nila sa iba-ibang sitwasyon. So kailangan nakikita to in at least two settings. So kailangan nakikita siya sa bahay, kailangan nakikita siya sa school. Mm-hmm. Halimbawa, 'yun ang pinakamadalas na mga sitwasyon na lumalabas yung behavior. Pag sa isang sitwasyon lang siya nakikita, halimbawa sa bahay lang o kaya sa school lang, malamang baka po hindi ito ADHD, pero pwede pong related siya dun sa nangyayari po dun sa environment. Mm-mm. Tapos, ang isa pa po na mahalaga dito sa ADHD ay sinasabing developmentally inappropriate. So, ibig sabihin, yung behavior ng bata ay hindi angkop dun sa expected sa edad. Mm-mm. Halimbawa, kung meron isang bata na 2 years old na takbo ng takbo, so, masasabi ba natin na ADHD yon? Hindi po natin sigurado. Kasi, maari po talaga na isang batang 2 years old ay pwedeng lagi pong tumatakbo. Dahil dun lang po niya natututo at natututunan pa po niya na i-regulate sarili niya. Pero kung nakikita pa natin to sa isang bata na let's say 6 years old or 7 years old, nakikita natin, hindi na po siya angkop dun sa age na ito. So, mas mataas yung chance na pwede po siyang pumasok sa ADHD. So, hindi po ganun kasimple yung pag-diagnose ng ADHD. Wala po kasi talagang isang particular na test na nagsasabi kung may ADHD or wala. Pero batay ito sa set of behaviors and also set of observations that yung doctor and the parents and the teachers can work on together. Doc, you've mentioned kanina nagsisimula yung ADHD at the age before mag 12. Yes. In your cases po sa mga na-undergo niyo na po na mga patients, saan po ba yung normally nag-start or nakikita yung early signs? Anong age po exactly? Usually po ang pinakamadalas na
na dadala po sa amin na manifestation ng ADHD ay yung mga batang nag-aaral. Mm-mm. Dahil dito po nakikita sa school yung mga behavior at hirap po sila dun sa school, dun sa functioning nila doon. And then when you look back, sometimes some of the behaviors lumalabas even earlier. Mm-mm. Pero medyo mahirap po na ma-diagnose siya ng... Naalala ko parang sa Facebook, meron pong nagtanong na pwede po siyang ma-diagnose sa baby or sa toddler. Mm. Sa age na to, sometimes the behaviors can be there, pero mahirap po na ma-diagnose sa age na yon. So come 12 years old, dun pa lang masasabi, parang mako-confirm? Not necessarily po na mako-confirm by 12 years old, mm-mm, pero ang ibig sabihin po nito na kailangan yung symptoms ng inattention, mm-mm, and hyperactivity should have been there before age 12. Mm-hmm. Opo. Dati, yung requirement is, it should have been there before age 7. Mm-hmm. Pero ginawa nila ngayon na basta lumabas yung behaviors before age 12, mm-hmm, then it can be considered part of the criteria of ADHD. Okay, opo. Doc, bago siguro opo natin i-discuss kung yes, ano yung early signs ng ADHD, opo, let's go to the roots po. Ano opo po ba yung nagkakos ng ADHD? Okay, yun. Una po, sabi nga po natin yung ADHD, there are two sets of behaviors, mm-hmm, diba? There are symptoms of inattention, mm-hmm, and symptoms of hyperactivity. Mm-hmm. So, yung mga symptoms of inattention, this would be kids na hirap sila na mag-concentrate, mm-hmm, hirap sila na mag-organize ng mga things na kailangan gawin, mm-hmm, yung mga pagsusunod-sunod ng mga bagay. Mm-hmm. Pag merong mga tasks that will require a lot of concentration or a lot of mental effort. So, mm-hmm, for example, mga pag-solve ng mga math problems, yes, mga mahabang test, pagsusulat ng essay, paggawa ng homework, mm-hmm, pwedeng hirap po sila natapusin. Pwede pong sinisimula nila, hindi nila tinatapos. Oo. Tapos minsan, pag kinakausap sila, parang hindi sila nakikinig. Mm-hmm. Or minsan, malimutin sila sa mga kailangan gawin. Parang pwede silang maging absent-minded. So, madalas ay na... Minsan, naiiwan-iwan nila yung mga bagay na kailangan, mm-hmm, sa school. Mm-hmm. Yun po yung usual na symptoms dun sa inattention. Mm-hmm. Tapos, meron din naman pong hyperactivity and impulsivity. So, yung hyperactivity, ito po yung mga bata na pwedeng hindi po sila makpakali. Mm-hmm. Yung mga sa classroom or situations na kailangan nakaupo sila, tayo sila ng tayo, ikot ng ikot, pwede pong umaakyat, tumatakbo, hirap sila na maglaro ng tahimik lamang. Mm-hmm. Tapos, para silang motor, always on the go. Tapos, yung impulsivity naman po, kasama rin po to sa hyperactivity, parang hirap sila na maghintay. So, kung sa pila, o kaya, mm-hmm, pag tinatanong sila, hindi pa tapos yung tanong, sinasagot na nila. O minsan, pag may dalawang nag-uusap, sumasabat po sila. Yes. So, some of these can be symptoms of ADHD. Pero, as we said, minsan, mahirap po talaga ma-diagnose kung sino yung may ADHD and sino po yung wala. So, mas maganda po talaga to do this as part of an evaluation. Hindi, mm-hmm, po ibig sabihin meron siyang ilan sa mga sintomas na to, sasabihin na natin agad-agad na meron, mm-hmm, po siyang ADHD. That's right. Siguro may marginal line, Doc, yes, no, between opo yung pagkasobrang active ng bata. Yes, siyempre, kapag opo, bata, opo, hindi mo maiwasan na opo they really like activities na opo extreme, lalaro. Opo. So, opo, may marginal line po pag ganun. Opo. Doc, masasabi po ba natin na yung causes ng ADHD, opo, is it environmental or namamana po siya? Or ano po ba? Yun, ang unang gusto po namin i-emphasize that ADHD is a biologic disorder. Tapos, this is inborn. And sometimes there's also a genetic basis. Marami pong mga pasyente na may ADHD ay merong family history. So, mm-hmm, kung merong magulang na merong ADHD, mas mataas yung chances na ang bata ay may ADHD. Mm-hmm. And in fact, kung yung identical twin merong ADHD, mm-hmm, there's a 50% chance na may ADHD din sila. And there are certain genes na na-identify na kung meron silang tong mga genes na to, mm-hmm, mas mataas po yung chances ng ADHD. Okay? Mm-hmm. But at the same time, meron ding certain environmental factors, yes, that can contribute. Okay? Mm-hmm. So, hindi ibig sabihin kasalanan siya ng magulang. Pero meron na kasi silang parang tinatawag na bagong theory, parang epigenetics. Mm-hmm. Epigenetics. Yun. So, merong mga genes na pwede silang ma-on, mm-hmm, or ma-off depende sa environment. Okay? Ah. Okay. So, for example, meron sana silang gene for ADHD, but then had a structured environment,
had a lot of developmental stimulation. Okay. So, pwede pong hindi ma-turn on yung gene. Mm-hmm. Pero, pag yung bata was raised in an environment na walang structure, mm-hmm. o kaya hinarap lang sa TV maghapon, yes. may possibility po na pwede pong ma-on yung genes. Lumala. Again, yes, we need more studies about this. But, for example, there are certain factors like excessive TV viewing Mm-mm. that might increase the risk for ADHD. Okay? Pero ang malinaw po dito, hindi ito kasalanan ng mga magulang kung may ADHD yung bata o hindi. So Mm-mm. kung anak po ninyo ay na-diagnose ng ADHD, huwag po ninyo sisihin sarili ninyo. And also, another thing is clear, hindi siya yung bata lang ay nananadya na maging salbahe yes. o nagnanadya na maging malikot. Mm-mm. But there are actual changes in the brain. Like, they compared brains of kids with ADHD and kids without ADHD. Yes. Talagang may differences in certain mm-hmm. parts of the brain. There are also changes in chemicals in the brain yes. that are used to send messages from one part of the brain to the other. Mm-hmm. So this is really a biological disorder, and there's a biologic basis for it. Kung bakit itong mga bata ay hirap magpay ng attention. Yes. Okay. Doc, in terms of demographics naman ng tao, especially sa mga bata, is it safe to say na mas prominent? Kasi nabasa ko din po na mas prominent po siya sa males compared sa females. Gaano po ba katotoo yun? Okay. Ang estimate po nila, 7 to 10% of all children have ADHD. Mm. So imagine ninyo kung sa isang batch ng estudyante na 100, pwede po talaga up to 10 of them in one batch ay merong ADHD. Tapos, mas common siya na nakikita sa lalaki kaysa sa babae. Pero di ba sabi nga po natin, merong mga hyperactive, merong mga inattentive, merong mga both. Usually, boys are more likely to present with hyperactivity. Girls are more likely to present with inattention. Mm-hmm. Yung inattention, minsan, hindi agad na didetect. Yes. So, there's a possibility that it could be underdetected in girls. Mm-hmm. Siguro connected din. Opo. Connected po ba to kapag mm-hmm. since na-mention niyo po yung mga lalaki yung hyperactivity. Siguro Opo. This explains kung bakit boys are really into sports, something like that. Or may connections Opo. Po ba? Siguro, it's possible. Although, iba naman po siguro yun dun sa mm-hmm. question ng ADHD. Opo. Okay. Opo. Sige po. Mm-hmm. Doc, sa mga patients po natin or sa mga viewers na they're undergoing or mm-hmm. yung children po nila or mga kids nila may ADHD, ano mm-hmm. po ba yung maaari nilang gamutan? May possible na gamutan po ba siya? Or diagnosis or treatments po, ganun. Okay, yun. Bale, there are two ways that yes, we help patients with ADHD. So the first is we have to work on the child, and then the second, we have to work on the environment. Mm-hmm. So, paano po natin tutulungan yung bata? So, working on the child would be a combination of medication and therapy. Mm-hmm. Yung medication, nakita nga natin, sabi nga po natin, merong differences in the brains of children with ADHD, mm-hmm. in how they function, in the chemicals in the brain. So, the medication will help to balance these chemicals. Mm-hmm. Ang sabi nga nila, parang medication is actually like a tool. Yes. Halimbawa, karpintero, bibigyan mo ng martilyo mm-hmm. para magtayo ng bahay. So, giving the child medication is like giving the child a tool mm-hmm. to help him to concentrate and pay attention in class. Mm-hmm. Okay? And at the same time, there's also therapy. So, yung therapy will teach the child the skills. Mm-hmm. Halimbawa, sa mga nanonood sa atin sa audience, ilan po sa atin ang habang nag-aaral tayo ay tinuruan tayo paano mag-planning, paano mag-organize ng homework. Yes. Ilan ba sa atin ang tinuruan ng study habits? Diba? Some were, pero majority, baka hindi po naturo kasi we expect kids to figure this out for themselves. But for kids with ADHD, this can be difficult. Mm-mm. So we have to teach the skills. And at the same time, it's also important to have a behavioral therapy plan na pwede pong gawin sa bahay, tapos sa school. Mm-mm. So, combination of medications and therapy, pag kinumbine po yung dalawa, mas malaki po yung effect kaysa sa pag-isa lang po dun sa dalawa yung gawin natin. Mm-mm. Pero hindi pa po tapos dito. Kailangan, we should also work on the environment. Dapat yung bata, nandun siya sa environment where he or she can succeed. Mm-mm. Kasi usually, our kids with ADHD, when they come to us, talagang madalas na pong napagalitan ng magulang, Mm-mm. madalas na pagalitan ng teacher. So, they're used to failing already. Mm-mm. So, we want to break this cycle. We want to give them something that they can succeed in.
So, look at your child's strengths. Yes. Saan ba siya magaling? Is the child creative? Mm-mm. Does the child work hard on sports? So, give the child something that he or she can be productive or successful in. And also, sa bahay, yes. Have a structured environment. Be organized. Have a routine. Mm-mm. Be clear kung ano yung expected and hindi. And the Mm-mm. same thing in school. Ayun, ako, thank you, Doc. And nababanggit niyo po yung mga treatments yes. na for both yung types opo. Ng ADHD. Opo. Is it available po ba dito sa ManilaMed? Ah, yes, opo. In ManilaMed, we have a Child Development and Enrichment Center. So, mm-hmm. We have the developmental consultation to help us assess mm-hmm. Whether or not the child has ADHD. And then, meron din tayong therapy. So, for example, we have occupational therapy. Mm. And then, many kids with ADHD might have a reading disorder. So, we also have a reading program or a reading specialist. Okay, Doc. That's great to know. Kasi I'm sure madaming okay. Curious na viewers, yes. Okay. Maliban sa sila ay nakaka-experience ng ADHD or they know someone. Yes. So, maybe they could refer it. Na knowing na mayroong gantong treatment sa ManilaMed. Thank you, Doc, for answering dun sa first set of questions. At syempre, mamaya-maya, pagkabalik ng ManilaMed Healthline, we're gonna answer, Dr. Victoria Ang will answer your questions live na live. All of this will happen sa pagbabalik ng ManilaMed Healthline. We are healing professionals. Trained by science, molded by experience. We are in the practice of proactive healthcare. We dedicate our lives to you, and in the process, we ourselves become better. ManilaMed, only our best to make you feel better. Balik dito sa ManilaMed Healthline at kasama niyo pa rin si Dr. Victoria Ang Nolasco and we're still talking about ADHD. Sa lahat ng mga viewers natin, kaka-join pa lang ako, it's never too late to type in your questions. Ayan. Siguro, Doc, let's proceed na po dun sa unang question. Coming from, ayan, we have one question coming from, tingnan lang po natin dito. Ayan, sabi po niya from Emmy Añasco Martinito, I need guidelines as to how I am going to approach children with ADHD. I am having tutorials on kinder prep and elementary students. Ayan, galing from a teacher okay. profession. Thank you for the question. So, for the teachers and the tutors, they say that the best teacher for a patient with ADHD is somebody who is structured and disciplined. But at the same time, fun and entertaining. So, isipin na lang po natin kung sino yung mga naging paboritong teacher natin nung nag-aaral tayo, di ba? Hindi naman po natin paborito yung teacher na hinahayaan lang tayo kung ano gusto natin gawin. Usually, ang paboritong teacher natin was somebody who set limits, who was clear kung ano yung expectations, whether sa classroom or sa tutorial sessions, and who was also very organized, had a routine in the classroom. So, that is very important. But on the other hand, fun and entertaining. And so, not just somebody na lagi nagsasalita, but uses a variety of different methods to teach, like audiovisual aids, class projects, hands-on activities, class activities. It's very hard for a child with ADHD to sit still and listen to a lecture for, let's say, 40 minutes or an hour. So the class period should be broken up with activities. And this will help not just kids with ADHD, but also kids who do not have ADHD. So this will help all children. And there are also certain things that we can do for patients on a case-to-case basis. Tinatawag dito ay accommodations. Ito, hindi po ito necessarily kailangan sa lahat ng bata, and hindi necessarily permanent. So discuss this with the doctor, the family, the therapist. So these would be accommodations such as letting the child use a word processor instead of writing out a formal theme or an essay, or having a buddy who will help with the lessons or who will take notes, providing lecture notes. Pag sa classroom,
there can be seating the child nearer the teacher and then malayo sa distractions. Huwag naman sa tabi ng bintana o kaya sa tabi ng hallway. So these are some examples of teaching methods and also accommodations that can help children with ADHD. Yan. Napakadaming ways naman po pala kapag ganun, no? If there's dami-daming pwedeng paraan para hindi sila masyado madistract. Ayan, next question pa from Irene Y. Garvida. Sabi po niya, how does inattentive ADHD first with other ADHD? Yung kanina nga po sinabi natin yung mga symptoms for inattention and then symptoms of hyperactivity. So there are many patients with ADHD who will present with both. But there are some who will present with predominantly inattention. So itong mga bata, hindi sila necessarily yung ini-imagine natin na ADHD na tumatayo, patakbo-takbo, patalon-talon. Pero hirap sila na mag-focus. Hirap sila na tapusin yung mga gawain na kailangan nilang gawin. Ayan, thank you, Doc. Another question from Bernadette Doculan Okuma. Sabi niya, is this a lifetime disorder? Gaano po katagal ang gamutan? Okay. Ang estimate po nila, up to 60% of patients with ADHD will still have symptoms until adolescence or adulthood. Pero yung gamutan does not have to be permanent. Recently, may mga lumalabas na mga research na, di ba sabi nga po natin na may differences between the brains of kids with ADHD and brains of kids without ADHD. And nakita nila, after a certain period of medication, the brains of the kids with ADHD are already starting to look like and to work like the kids, the brains of kids who do not have ADHD. So maybe this is why, even if later on the medications will be tapered, the effects, the positive effects will also remain. Plus, syempre, nag-therapy na, nag-environmental modification. So all of these things together can help the child with ADHD to do very well and to be successful. Doc, since you've mentioned dun sa mga studies na nabanggit niyo po kanina, is it possible po na as yung person na may ADHD, as he or she grows older, pwede po bang bumaba yung signs ng ADHD sa kanya? Pwede po ba yung mangyari? Yes, definitely. That is possible. They learn how to handle the symptoms. And they learn to find something that they love to do and that they can be successful in. And usually they see that the symptoms will change in manner. So for example, kung bata sila predominantly hyperactive, pwedeng later on nawawala yung hyperactivity and then mas naiiwan yung inattention. And then those are the symptoms that we help those people with. Yes, and dami din po successful like athletes, Serena Williams, they have ADHD. Ayan. Kaya there's always a great thing despite din sa kung anong sitwasyon. Another question po from Mirasol Malaluan Perez. Sabi po niya, Doktora, yung baby ko po since birth, sobrang ligaling naman na. Pero yung development niya, ang bilis. Maaga siyang nakalakad at nakapagsalita. And at the age of 2, buo na siya nasasabi na daw niya yung sentences. At alam niya gamitin yung mga words na tama. Ang pinagtataka ko lang po, Doktora, yung pagkaiyakin ng sobra naman. Sabi niya, normal po ba yun? Yung iyak niya po, yung nag-iinis lagi na nawawalan ng hininga at sounds ng ilang seconds, saka ulit magkaka-sounds ng malakas. So your child is, well, first of all, I think your child is developing quite well kasi sabi ninyo, very conversant, nakakausap po ninyo ng mabuti, so that's actually quite good. And then sabi po ninyo, umiiyak, tapos biglang humihinto yung paghinga. Yes. That actually sounds like a breath-holding spell, so you should call this to the attention of your pediatrician, but this is a completely different condition from ADHD. Iba po ito sa ADHD. Napagkakamalan lang siguro sila sa sobrang takot na baka merong ADHD. Opo. And then, yun, another thing din po that we have to note is not all hyperactivity is ADHD. So, hindi po ibig sabihin hyper siya, meron po siyang ADHD. Because sometimes, hyperactivity can also be the manifestation of something else. For example, pag hyperactive siya, tapos has difficulty with social skills, hyperactivity is also one of the symptoms of what we call autism spectrum disorder. Pero completely different po ang ADHD at autism. Dati po we had a ManilaMed series also on autism, so magkaiba po ito. So that's why it's very good that if you see one of the warning signs, not to immediately label the child or not to immediately say na, ay, ito yan o hindi yan ito, but to seek help and consult.
And even if it turns out na hindi pala siya ADHD or it's not a disorder, there are still many things that we can do to help the child and to help the families. Mm-hmm. Doc, na-mention niyo yung isang sintomas. Ano po ba po yung mga coexisting diseases pag nagkaroon sila ng ADHD? Kasi I've read din po yung medyo naging shy sila. Opo. Yung patients with ADHD, hopefully, if we diagnose them early, then we can help them. Mm-mm. Then there should not be any what we call comorbid disorders. Mm-mm. However, for some patients with ADHD, there can be certain comorbids. So one of the most common is what we call learning disability. Okay. So this can be a specific learning disability, let's say sa reading. Mm-mm. Hirap sila with reading or with math or with writing. Mm-mm. Okay. And there are also certain comorbids such as mga conduct disorder. Ito yung mga later on, nagkakaroon na sila ng problems with behavior. Mm-hmm. Ayan. Another question po from Toting Tanglao. Sabi po niya, nakaka-cause po ba talaga ng ADHD at autism ang bakuna sa bata? So far po, there's no evidence, okay? Mm-hmm. And this has already been disproven. Mm-hmm. Buti po na natanong po ito, talagang mahalaga po kasi na mabigyan ng bakuna yung mga bata. Yes. They have to be protected from these diseases. Mm-hmm. Okay? And in fact, pag lagi pong nagkakasakit yung mga bata, syempre, affected din po ang brain development. So, the vaccines do not cause autism and ADHD. Opo. That's nice. A great clarification opo. Po ito. Mm-hmm. Ask ko po, galing from Ellie Arellano, ask ko lang po kung ano pwede gawin sa batang sobrang likod. 7 years old po anak ko na boy. Sabi nga po natin, if there are concerns about functioning niya sa bahay, mm-hmm. o kaya functioning niya sa school, so it's possible that it could already be a disorder, then you should talk to your pediatrician about this. Okay? And then there are also things that we can do at home. So kailangan yung bahay merong structure. Kailangan malinaw sa kanya kung ano yung pwedeng gawin saka ano yung hindi pwedeng gawin. Have a routine. Mm-hmm. Okay? So these are things that can be done to help children. And then focus also on what they are good at. So is it sports? Is it music? Is it arts? Something that they can be productive with. Kasi yes. Mahirap po na ini-expect natin na ang mga bata lagi lang pong nakaupo mm-hmm. at nakikinig at wala pong ginagawa. Right. So we have to direct their activities towards something na productive and acceptable. Mm-mm. Thank you, Doc. Another question po from Adoraline Mernillo. Sabi po niya, disturbance activity po ba can lead later to an ADHD? Napa-check up ko po kasi yung son ko. Then di po siya na-diagnose as ADHD, kundi disturbance activity lang daw po. Parang hindi ko po sigurado. Parang wala naman po kasi sa mga listahan ng disorders yung disturbance activity. Mm-mm. So, I don't know if it means na meron siyang hyperactivity Mm-mm. or something like that. Okay. Pero the important thing is to see what can be done to help the child. Yes. Okay. And another question po from Anne Jeline Romulo. I want to know more about the case of my son. Tsaka ano pwede gawin kapag nagtatantrum siya? Last year, August, po kasi na-discover na may ADHD ang kanyang anak. Bale, una po kailangan po natin malaman kung bakit po siya nagta-tantrums. A lot of times, the reason why they have tantrums, yun yung natutunan ng mga bata. Mm-hmm. In the past, nagkaroon sila ng tantrums and this was rewarded. Kaya nalalaman nila pag nagtantrum ako, makukuha kong kung ano yung gusto ko. So, okay. We have to break the cycle between the tantrum and the reward. Mm-mm. And the way to do this should be discussed with the therapist. Mm-mm. Okay? Is it ignoring the behavior? Is it giving the child a time out? If there are known situations na alam ninyo na pag ginagawa yon nagtatantrum. Halimbawa, alam ninyo, pag dumaan kayo sa toy store, mm-hmm. hihingi yan ng laruan, magtatantrum. Yes. Mm-hmm. So, dapat, huwag kayo pumunta sa toy store. Huwag nyo daanan yung toy store hanggang matutunan niya na i-control yung tantrum niya. And then, depending on what you discussed with your doctor, if it's a combination of the medications, the therapy, and then the modification of the environment, makakatulong din po ito sa tantrums niya. Mm-hmm. Mm-hmm. Another question. And believe rin po tayo dun sa patients din po ng yes. mga magulang at ng mga teachers. So,
for the parents and the teachers out there who are dealing with kids with ADHD, all of us, we really salute you. Kasi it really takes a lot of effort and lot of patience. Parang siling tunay na hero for the people, for the children. Ayan. Ito po, isang question na to, siguro related din po siya dun sa marginal line ng hyperactivity dun sa ADHD. Galing po Anita Pasqua, bakit kaya kanamihan sa mga LM school children ay napaka-hyperactive? Yun po yung tanong niya. Sabi nga po natin, pwede pong up to 10% may ADHD. So, it's actually quite a common disorder. Pero hindi naman po siguro karamihan. So, we also have to look at factors such as, let's say, class size. Yung mga activities. Sometimes, we have to make sure that the expectations are right for the age of the child. For example, sometimes at 4 years old, ini-expect na yung bata ay kailangan nakaupo at sumagot ng exam at magsulat. Yes. Which, you can do it if you're advanced, pero hindi pa siya kasama sa mga required na skills for a child of that age. So, one of the things that we can do is actually to look at what are the actual the expectations for age. And then, kung ano yung expectations for a child who is developing at that age, then yun ang i-require natin sa school. Case to case pa rin po, Doc. Another question po from Anita. Ayan, we're done already with the... Sabi po niya, I am worried with my child. Sobrang likot po niya and minsan kapag nagpapaliwanag po ako sa bagay na hindi pwede, lagi niyang pinipilit ang gusto niya. Nag-iinarte na iiyak. Some, I think ito po yung tantrums. May times din po kaya kapag sinaway ko siya, bigay na niyang gawin okay po sa... Pero sumusunod, sumusunod daw sa kanya. Kaya madalas ko siyang napapagalitan. Siguro ano po yung may advice yun na lang po dun sa parents na they're having trouble more on like disciplining the kids in terms of their tantrums, which nabanggit niyo din po kanina. Opo, yun. So aside po yung mga nabanggit kanina, it's actually all about developing a positive relationship with your child. So ang bata nakikita nila actually needs attention and needs praise quite often, especially when they are doing something right. So during the times na ginagawa niya yung expected sa kanya, halimbawa naglalaro ng tahimik, nakikipag-share ng toys niya sa kapatid niya, then you say, ah, very good, you shared your toys with your brother, or very good, you helped mommy do this. Okay? So sabihin ninyo exactly what was the behavior that the child did well para malinaw sa kanya kung anong tamang ginawa niya. Sometimes we also give very vague commands, like sasabihin lang natin, behave. Pero ano ba ang ibig sabihin ng behave? Or pag mabait siya, sasabihin mo lang good boy or wag kang bad boy. Okay? But we have to be clear and say in a short, understandable sentence kung ano yung ini-expect natin dun sa mga bata. And pag ginawa niya, kung ano ba yung ginawa niya na tama. Yes, more on, sabi niyo pa kanina, strengths, dapat malaman ng bata as well. Okay. Ayan, last question po from the viewers. Doc, yung anak ko 7 years old, mabilis naman daw po mag-pick up ng mga lessons sa schools. Pero reklamo ng teacher, hindi gumagawa ng activities sa school. Nag-iikot-ikot lang sa room and puro drawing lang ang ginagawa. Sign na po ba to ng ADHD? Galing kay Chaitanya Dasi Santa Juana Mupas. Well, some of those are possible nga na red flag signs. Pero based po dun sa kwento niya, hindi po natin masasabi na ADHD ba to o hindi. But expected po kasi na at his age, he should be able to follow along with the class. So if yung behavior niya sa classroom is becoming a problem, then I suggest you talk to your pediatrician about it. And then whether or not it turns out he will be diagnosed with ADHD, we should be able to help him to do better in class. And last question po. Sabi, last two questions. Ano po ba ang kaibahan ng ADHD, ADD, at Asperger? Yung ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Before, it was known as ADD or Attention Deficit Disorder. They changed the name to ADHD
because there's really the hyperactivity component. Mm-mm. Okay, sometimes if you say ADD, ibig sabihin it's the inattentive type of ADHD. Or iba-iba yon. But the medical term is ADHD. Mm-mm. Asperger's is completely different. Mm-hmm. This is in the old classification of autism. Mm-mm. One of the types is called Asperger. Ano so, po ba yung sa Asperger? So, this is a type of autism mm-hmm. na hirap sila with what you call social communication, yung pakikipaghalubilo sa ibang mga tao. Mm-hmm. But unlike kids with classic autism, they do not have the speech delay. So, they can be very, mm-hmm. very intelligent. So, these are completely different conditions. Okay. I hope that's clear. Mm-hmm. And last question po from Teresa Macalino. Meron po ako apo na 1 year and 4 months na siya. Di pa po niya nagagawa yung mga bagay na ginagawa ng isang normal na bata. Pwede ko din po ba siyang ipa-check up sa inyo? So it's very good nga po na at 1 year and 4 months, there are certain skills na expected po na nagagawa pero hindi pa po nagagawa. It's good po na nakita po ninyo. Because for kids with developmental delay, the earlier that we diagnose them and we start to help them, the better is their improvement. Mm-hmm. So, yes, definitely, kausapin po ninyo pediatrician ninyo about this. And then, yes, our center really sees a lot of babies and toddlers and kids mm-hmm. who have problems with their development. So whether it's developmental delay or hyperactivity or speech delay. Yeah. Mm-hmm. Thank you so much, Doc. Na, ang dami ko din po natutunan. Okay. And I'm sure mm-hmm. sa lahat ng mga mm-hmm. viewers natin, madami din po silang natutunan for this episode. Siguro, Doc, ito as a general advice na lang po for ADHD sa lahat ng ating mga viewers. Opo. Yun. So, ADHD is not a disorder that you can, there's a simple na, itong ADHD, itong hindi. Mm-hmm. Or, ito ang gagawin pag merong ADHD. But it really takes a process, it takes a community, it takes a lot of people working together. Mm-hmm. So, the parents, the doctor, the therapist, the teacher, even the child has to participate also in the treatment. Mm-hmm. Okay? So, sabi nga nila, di ba, parang it takes a village to raise a child. That's so, it's right. The whole community working together. Mm-hmm. And in fact, not just for kids with ADHD, but for all kids, it has to be the family, mm-hmm. the community, the school working together. Kaya sabi ko nga po, saludo nga po talaga tayo yes. sa mga magulang at sa mga teachers. So, work together, talk to each other, and work as a team to be able to help the kids. Ayan. Ako, thank you, Doc. Mm-hmm. At lastly po, sa mga viewers natin that's interested din po okay. magpa-consult sa Child Development Center, okay. Paki-invite na lang po sila. Or I think they're seeing their screens, yung contact number din. Ayun. Okay. Paka-invite na lang din po sila sa, na magpaano na rin sa Child Development Center. Okay. Here at Manila Med, we have the Child Development and Enrichment Center. Mm-hmm. So we have developmental pediatricians, so you can call us to make an appointment. We also have therapists who can help your child. Yeah, and that's great news for everyone. I hope madami kayo natutunan. Again, Doctor, thank you so much for coming here and sharing your knowledge patungkol po sa ADHD. At syempre sa ating mga viewers, maraming salamat po sa pagta-type in at pag-share ng inyong mga sitwasyon sa mga parents nating may ADHD yung mga anak. Naku, maraming salamat po. All your efforts are well appreciated. At syempre, abangan ang ating susunod na episode patungkol sa diabetes. Naku, in time to since pa summer, madaming kakain ng mga matatamis, halo-halo. Kaya naman tutukanin niyo po yan yung diabetes episode po natin. At i-discuss pa natin ang mga iba't ibang health issues na ating na-experience sa ating pang-araw-araw na pumumuhay. Again, this is Hannah Lapitan and this has been ManilaMed Healthline. Only your best to make you feel better. Magandang hapon!